Hi everyone! Good afternoon! I'm back! This is Sambrusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon, reaction natin dito sa Miss Universe Thailand 2022 preliminary competition. Sino nga ba ang nag-shine sa kanila? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, I want you to invite to hit like button, comment below, and subscribe my channel. And then, don't forget to click notification bell para ma-update kayo sa mga bago kong video. Hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat ng mga bago natin subscribers, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe nyo dito sa channel ko. At sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang Miss Universe Thailand tayo ngayon. Ay nako, ito nga kagahapon nga ay umattend nga ako ng kanilang preliminary competition kung saan talaga nasaksihan ko ang bawat rampa ng kandidata. Pag-usapan natin yung venue. Sa venue pa lang, sobrang panalo na. Sobrang laki talaga ng venue nila. Grabe yung red carpet nila. At masasabi ko, iba talaga ang Miss Universe Thailand. Nakakaloka. Para silang international pageant na. Sabi ko nga dito sa venue to, kahit siguro yung Miss Universe, pwedeng mong gawin dyan dahil sa sobrang laki talaga ng place. Pagdating sa production, grabe yung production nila, winner. Sa simula pa lang ng competition, nakikita mo talaga, ay nako, ang bongga ng mga palighting nila, grabe yung kanilang sound system, sobrang winner. Sa sobrang laki ng venue, parang sakop na sakop ka ng kanilang production number. Yung production na makikita mo talaga na wow, so amazing. So yon, so para ako nanonood ng Miss Universe talaga. So yung mga girls pagdating sa opening number nila, talaga naman alive na alive at makikita mo naman yung ganda nila. Lalo na yung lumabas na si Angeli Scott Kemes. Talagang masasabi mo sa kanya, wow, she's Miss Universe. Sayang no, sana ganito kapayat si Angeli nung lumaban siya sa sa Miss Universe. I think kung ganun siya kapayat tapos ganyan siya kaganda, parang feeling ko kayang-kaya niya talagang makipag-compete o kayang-kaya niya makapasok sa semifinals ng Miss Universe. Kasi hindi lang talaga napaghandaan si Angeli. Ayan yung nanghihinayang ako kay Angeli. Kasi pag nakita mo siya sa stage, talagang masasabi mo, ay nako, kailangan yung susunod na Miss Thailand, dapat yung level ng ganda, ganyan kaganda. Kasi iba talaga to, the highest level. O, diba? So, yon. So, syempre yung kanilang host, panalo yung kanilang host, magaling din naman talaga mag-host. At saka syempre yung mga guest singer nila, sobrang live ng kanta, sobrang panalo, hindi nakaka-board. At kahit pa ulit-ulit o katagal ng kanilang yung swimsuit competition, hindi ka maiinip kasi sobrang panalo talaga yung mga effects, yung mga nakikita mo, yung mga pa-fire. Oh my gosh, talagang nakaka-excite. So, puntahan naman natin yung mga girls. Siyempre, yung mga girls, ito na yung parang kailangan magpakitang gilas talaga sila ng bonggang-bongga. At in fairness naman sa kanila, ginawa naman nila lahat ng makakaya nila. May mga napansin lang ako kasi parang nahati kasi ang yung mga girls. Yung iba, yung category, yung parang pure Thai. Yung pure Thai na parang walang lahi, talagang 100% na Thai sila. Medyo hindi sila umaangat. Mas umaangat talaga yung mga mixed blood dito. Kasi pag tinignan mo sila sa stage, ang taas ng star quality na tinatawag. Yung sobrang ang ganda-ganda na nila. Para na silang kandidata sa Miss Universe. Ganon! So yon. So kaya minsan doon kay Nicoline, hindi nila na-appreciate yung ganda. Kasi nga, pure Thai siya, hindi katulad ng mga kasabayan niya na talagang mga mixed blood na masasabi mo, yung star quality nando doon talaga. But guys, syempre, sino-sino ba mga kandidata ang mga nakapasok para sa listahan natin na talaga namang stunning nung araw na yon? So, eto na guys. So, simulan natin sa MUT number 2 na si Karina Muller. So, para sa akin, itong kandidatang to, sobrang ganda niya sa personal, ang ganda ng pasarela, ang ganda niya mag-emote, pero mayroon lang ako nakikitang kulang sa kanya. Yung parang hindi siya ganun ka-confident, pero yung ganda niya, star quality talaga. Sobrang masasabi mo na pag ito ang nanalo, ay pwede din. Pero pagdating sa international pageant, yung beauty na meron siya, madaling malalaman yan eh. So yun, so
Pagdating naman sa MUT number 10, si Rinita Pagano. Alam nyo, to be honest, nag-expect ako sa kanya ng sobra-sobra. But first time ko siyang nakita kagahapon. Ang layo niya doon sa picture, sa mga video, sa personal. Hindi pala siya kamukha ni Catriona Gray. Yung makeup lang talaga niya ang kamukha ni Catriona Gray. Pero yung performance niya, ayun, lumalaban naman at pumapalo. Pero kasi minsan kapag solo siya, rampadora si bakla. Pero yung nandun doon sa stage na siya, hindi mo na ma-appreciate masyado yung rampa niya kasi meron pang maraming mas magaling. But isa siya sa mga parang nakikita ko na talagang papasok sa semifinals ngayon dito sa Miss Universe Thailand. At isa din siya sa mga radar ng mga pageant media doon. So, ibig sabihin na iba din yung ipinapakita niya talagang performance. Level din naman talaga. And then, si MUT number 14, si Sweeta. To be honest, walang halong bias ha. Siya yung tinuruan ko magpasarela. Pero alam nyo guys, sobrang na-surprise ako sa stage present niya. Sobrang galing ng kanyang pasarela. Parang nakita ko yung sarili ko na ako na rin ang rumampa doon. Charot. Grabe yung mga pitik. Grabe yung mga palo niya. Sobrang flawless less ng ginawa niya. Naaalala ko noon yung nagtitrain kami, medyo parang hirap pa siya. Ngayon talagang grabe to the highest level. Sobrang na-proud ako sa kanya at stunning talaga siya nung gabi yon mula sa palang sa opening. Kasi siguro dahil matangkad siya, tapos alam mo yon yung emote sa mukha niya, makikita mo. Kasi sabi ko sa kanya, you have to emote talaga. Pero yon nakita naman natin na sobrang panalo ang ginawa ni Angie doon sa competition kagabi nila sa preliminary competition. And then MUT number 16, Nicoline Limsnukan. To be honest guys, para sa akin ha, etong babaeng to, sobrang total package. Yung kanyang rampa, yung kanyang ayos, styling, everything. Sabi ko nga, maraming hindi nagugustuhan yung beauty na meron siya kasi kaya hindi na-appreciate, pure Thai kasi talaga siya. So, hindi katulad ng mga may ibang lahi na mapapag-wow factor ka. Kung titignan mo yung beauty niya, wala kang masasabi na wow. Pero mapapawaw ka sa performance na ginagawa niya kasi ang linis talaga at saka yung confident level niya sobrang taas. Yung kumbaga parang gumaganda siya because of her confidence. Kaya masasabi ko 100% na hindi imposible na ito ang mag-uwi ng corona sa darating na Sabado dito sa Miss Universe Thailand 2022. Kasi iba talaga, para kang nanonood na sa kanya ng international pageant. Eh kasi naman, meron na siyang international experience. So alam niya talaga kung paano niya gagawin nito. So yun, para sa akin, siya talaga ang mananalong Miss Universe Thailand ngayong taon na to. So yun! So pagdating naman dito sa MUT number 18, si Kanlaya, ay nako, sobrang flawless to pagdating sa pasarela. She remind me likes Chalita Swansane. Yes, yung ayos, yung emote, yung galawan, flawless, maayos, malinis, kumbaga talaga yung kanyang pasarela. Saka talaga ando doon naman siya sa emote na emote siya sa bawat actions na ginagawa niya. Ayun yung nakakaganda dito kay Kanlaya, si Aiso yon. So titignan natin kasi syempre bakbakan to at the end of the story, bakbakan to ng kudaan eh. Tignan natin kung makakakuda to ng bonggang-bongga. And then, MUT number 19, si Anna. Isa to sa mga, isa rin sa mga pumapalo talaga dito sa competition na to. And then, yung kanyang performance ay talagang good na good para sa akin. MUT number 22, si Perpetua Smith. Diba nag-resign na nga siya bilang kandidata pero rumampa siya yesterday. To give her fans na parang farewell na lang. So, ang sayang, nanghihinayang ako kasi maganda din siya sa personal. Sa siya sa mga lutang lalutang talaga yung ganda. Pero kung pag-uusapan natin yung confidence level, I see Nicole talaga ang mataas yung confidence levels. Tapos, I see Miss MUT number 23, si Shushata, si Oppo. Alam nyo, sa totoo lang, si Oppo, nung tinitignan ko siya doon sa mga videos niya, sa mga pictures niya, gandang-ganda ako sa kanya. Yung sa personal, yung nakita ko siya, parang siya lumalaban ng Miss Teen, or lumalaban siya ng JS Prom, or lumalaban siya ng mga Intrams. Ganun yung datingan sa akin. Kasi sobrang baby ng itsura niya. Tapos alam mo yun, ang lakas maka-teenager, ang lakas maka-sweet
masyado yung datingan. Tapos yung pasarela niya, hindi naman ganun kapalong-palo. So, yung ganda lang na meron siya, I think pang star, ganun. Hindi siya pang queen, ganun yung dating. So, sa mga radar na talagang makakakompete or pwede itong mag-first runner-up or mag-second runner-up. And then, next is MUT number 25, Sinapas. Sinapas, okay lang yung galawan niya. Ito yung masyadong talagang masusurprise ka kasi parang iba yung ina-expect mo sa kanya pero nung lumabas na siya doon sa entablado ay humahataw din. And then, NUT number 31, si Patrapong Wang. Nako, syempre iba pa rin yung level neto pero nag-expect ako sa kanya ng more. But yung ibinigay niyang performance parang nakita ko na yan sa mga Miss Grand, sa mga ginawa niya, sa mga iba pang pageant. So talagang wala na siyang ibubuga. Ganun na lang talaga yung makikita mo sa kanya. Hataw na hataw siya pero ayun na yung level eh. Na-reach niya na yung level na talagang sagad na. So yon. And then si MUT number 29, si Chamon. Para sa akin, surprising din tong kandidatang to. Isa to sa mga parang masasabi mo, ay dark horse yung datingan. But yung beauty na meron siya, pag nakita mo siya sa first run, wow, ang ganda. Mapapawaw factor ka sa kanya. Pero kasi sa mga nabanggit kong kandidata, sila yung mga nag-shine talaga last night doon sa competition. But kung sino yung mananalo, malinaw na si Nicole ang mananalo dito sa competition ng Miss Universe Thailand. Kasi umakot na nga siya ng award kagabi. Halos kalahating million yung prizes na nakuha niya. And then, ang lakas pa ng confidence level niya. Plus, grabe pa yung kanyang communication skills. So, feeling ko papasok to sa top 5. Pag pumasok to sa top 5, tapos yung laban. Kasi si Nicole talaga ang mananalo. Ang laki pa ng supporters niya doon. Sobrang grabe. Parang kalat-kalat nga ta sila na pag lumabas na si Nicole, parang nang nakikita na lang nilang kandidata ay si Nicole. Iba yung performance na ginagawa ni Nicole. Yung beauty niya, hindi ganun kaganda. Typical na Thai na walang halo. Tapos, kasi maraming mga Thai na magaganda eh, pero siya hindi siya ganun kagandahan. But gumaganda siya because of her confidence. So yon. So feeling ko, pag dinala mo siya sa Miss Universe, lalaban to ng bonggang-bongga. Kasi yung performance niya kagabi, to be honest, international level na. Ganon siya kagaling, di ba? So yon. So yun guys, ako guys, yung mga kandidata, sobrang panalo sila dito sa swimsuit competition. Yung swimsuit na ginamit nila ay talagang masasabi ko, sobrang bongga, ang sexy, ang elegant nung dating. Pero yung pagdating sa evening gown, medyo naloka ako kasi parang yung mga gown nila hindi palong-palo. Nag-expect pa naman ako ng sobrang pasabog talaga sa gown. But ang nakita ko dito, pagdating sa coronation night, doon to magkakabugan siguro ng mga gown. Kasi sa ngayon, ang nakikita ko, sobrang ano yung gown nila eh. Sobrang so-so lang, yung parang wala lang. Hindi ko ina-expect na pang prelim to. Kasi parang feeling ko nakagamit na to ng mga ibang kandidata. Tapos yung parang wala lang, a-attend lang sila ng party. Ganon ang evening gown nila. So, tingnan natin, sa coronation night, medyo dismayado ako doon sa evening gown portion nila. So, hindi naging mahigpit ang Miss Universe organization, ang Miss Universe Thailand organization. Pagdating sa mga susuotin na gown, in-approve ka agad na okay na yung gown na yon. Pero kasi sana mas hataw na hataw pagdating sa coronation night. Diba? Kasi nawala yung level ng gown, di ba? So, yon. So, pagdating naman sa ibang aspeto ng pageant, wala naman akong masabi na kasi yung mga styling ng mga girls, sobrang bongga, sobrang panalo. So, yon. So, but tingnan natin guys kung sino ang tatanghalin talaga sa kanila dito sa Miss Universe 2022. So yun guys, kayo guys, ano ba ang nakikita ninyo at sino ba ang manok ninyo dito sa Miss Universe Thailand 2022? Please comment below para at least malaman ko naman kung anong opinion ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin. So yun guys, maraming salamat po sa inyo lahat. Sana po wag niyo po kalimutan mag-subscribe dito sa channel ko at i-click niyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. So yun guys, always keep smiling and always think positive. Sabi ko nga, walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. Paalam!